Ayan, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng mga massive changers na nandito na po ngayong gabi sa ating Zoom session. Welcome to another Facebook marketing training. Diba? So ngayong gabi, napakaganda ng ating pag-uusapan dahil pag-uusapan po natin ay kung paano nga ba gamitin yung ating pong social media platforms para magkaroon talaga tayo ng massive result, no? Dito sa negosyong ginagawa po natin. Alam ko, majority sa mga nandito, alam na ang training na to. Baka nga ngayong gabi hindi ka na makikinig dahil alam mo na to. Pero hindi lahat ng alam mo ay tama at hindi lahat ng tama ay alam mo. Kaya kailangan pa rin nating mag-humble down. Bawal acne, no? Kailangan talaga matuto dito sa negosyong ginagawa po natin. Walang perfecto dito sa paggawa ng ating negosyo. Kahit na kami, no, na medyo matagal-tagal na sa negosyong ginagawa na to, we are still keep on learning. Diba? Kasi nga po, learning is never-ending process. Tama ba? And tonight, sana ay excited ka pa rin matuto kahit na ito ay napakinggan mo na, nakita mo na, or familiar ka na. Are you still excited? Are you still excited ba na matuto ngayong gabi? Diba? Kung excited ka, okay lang bang mag-comment ka dyan? Diba? Kung ikaw ay, alam mo ba yun, excited ba rin na magkaroon ng marami pang kaalaman tungkol sa negosyo natin, okay lang bang mag-comment ka dyan? Diba? So, kung ikaw mong pa first timer, congratulations dahil nandito ka. Hindi ko po sasayangin ang oras po na nandito ka. Alam ko, marami kang matutunan dito ngayong gabi sa atin pang pag-uusapan. By the way, my name is Coach Roland at ako yung inatasan, no, na mag-present, no, ng atin pong Facebook marketing training. And I hope na after this, marami kang mga matutunan at magagamit, no, dito sa negosyong ginagawa po natin. And training po ito, hindi lahat ng mapakinggan mo ay maganda, di ba? Hindi lahat ng mapakinggan mo ay kaaya-aya para sa'yo. Minsan, may mga slides dito na parang ikaw yon, di ba? Parang ako yan, di ba? Pero hindi ikaw yon, katabi mo yon, di ba? Kung wala kang katabi, kapitbahay mo yon, di ba? Kung wala kang kapitbahay, oh, baka ikaw talaga yon, 'di ba? So wag mo siyang i-negative, no, yung pag-receive, no. Kailangan meron tayong constructive criticism, 'di ba? Kasi minsan doon tayo nag-grow, no. Kasi minsan kasi na-overwhelm tayo sa paligid-ligid, 'di ba? Hindi po pwede na productive ka, magaling ka magpa-pay in, marami ka ng bagong mga partners, hindi ka na willing makinig at matuto. Kailangan pa rin natin i-maintain, no, yung humbleness at the same time, no, yung openness to learn a lot of things kasi doon tayo mag-grow as a person. Tama ba? So again, hindi ito pabebe yung ating training, medyo merong kick, merong ano, merong diin para talaga mas matuto talaga tayo. Okay lang ba 'yun sa iyo? 'Di ba? And kailangan, no, since training po ito, ready yung notes mo, yung ballpen mo, yung notebook mo, dapat handa-handa na yan, di ba? Kasi doon natin susulat yung ating mga pwedeng matutunan ngayong gabi. Di ba? So, nasaan yung notes mo, yung ballpen mo, pakitaas nga. Pakitaas nga yung notes mo, yung ballpen mo, para talaga nakita ko na talagang ready-ready ka na for tonight. Di ba? Ayan, so handa-handa ka na. And syempre, ako po yung ready-ready na rin. Kaya naman, let's do this, no? Magsimula na po tayo. Ladies and gentlemen, all massive changers, welcome to our training. Our Facebook marketing training. Ayan, syempre, by yours truly. Okay po, so ano ba ang pwede nating matutunan dito, no, right after this training? Ano ba ang mga pwede mong matutunan? Okay, so iisa-isahin natin yan. First, you will be able to promote your business sa mga prospect mo na hindi na sila magre-resist. Kasi hindi naman lang ako, no, marahil ikaw rin naka-experience ka, no, na nag-a-attack mode ka, marami ang mga nagre-reject, nagre-resist, ayaw nila, tama ba? Parte yan, normal yan, 'di ba? Kahit na kami nga nare-reject pa rin, and it's part, that's okay, walang problema doon. 'Di ba? Because you are promoting your business. So right now, okay, alamin natin ano ba ang mga strategies, ano ba ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin, 'di ba? Para hindi na sila magre-resist. So tonight, malalaman mo siya kung paano ba. Number two, you'll be able to use your Facebook timeline strategically that will make you prospects want you. Paano ba ang tamang posting, time of posting, ano ba dapat ipopost? Ngayon, malalaman mo na siya. Diba? Kailangan, eh. May mga dapat yan. May mga kailangan hashtags, kailangan na oras ng pag-postings, dapat alam mo yan.
Number three, you'll be able to influence your market, or you will be able to position yourself as an alpha or value giver, thus making you even valuable sa mga mata ng prospects mo. Okay, hindi na ikaw yung naghahabol. Darating yung panahon na sila mismo ang mag-chat sa'yo, mangungulit sa'yo, mag-comment sa mga postings mo, or ang pinakamaganda na part is sila mismo ang mag-message sa'yo, nasasali na sila sa negosyong ginagawa natin. Kasi nga, maganda na yung ano mo, maganda na yung pag-build mo sa business natin. Tama ba? And ngayon, simulan natin ang ating Facebook basic marketing, no? Paano ba, ano ba ang mga kailangan mong gawin? Ano ba ang mga bagay na dapat mong gawin? Ano ba ang mga bagay na hindi mo dapat gawin? At ano ba talaga ang Facebook? Kasi ito yung source natin, eh. Ito yung social media platform na ginagamit natin. Tama ba? So ngayon, ito ang dapat mong alamin. Diba? Since you are now a massive changer, no? Ano ba ang gusto mo na market? Dapat yun ang i-target mo. Kasi pag wala kang, ano, wala kang gusto, wala kang matatamaan. Parang paglalaro rin ng dart, ba? Diba? Pag yung pinakagusto mo yung bullseye, ba? Diba? Yun talaga ang pinakagusto mo. Ba? Diba? Pero kung tira pasagal ka lang, wala. Hindi mo makukuha yung bullseye. The same din sa negosyo natin. Ano ba ang market na gusto mo? Di ba ikaw, ano ka ba? Ano ba ang background mo? Doon ka kasi kumonekta para mas madali. Kasi pag kumonekta ka sa same mo, for example, OFW ka, di ba yung ano mo, yung prospect mo, OFW din, so same kayo ng wavelength, which means mas madali kayo mag-communicate, mas madali kayo magkakaunawaan kasi nga same kayo ng ginagawa. Di ba? The same din dito. Okay, as a first-timer, pag hindi ka pa talaga sagad sa negosyo natin, hindi mo pa talaga to alam lahat, di ba? Kailangan mo munang dumaan sa ganitong proseso. Alamin mo muna ano market mo gusto. Huwag yung iba-iba yung market mo. Ngayon, eto, next naman. Pag hindi ka pa talaga, ano, ganun ka galing, no, when it comes to prospecting. Dito, magsisimula ka sa tama na market. Okay? Okay, sa ano ba yun? OFW man yan, estudyante man yan, frontline man, housewife man yan, empleyado, or professionals, or standby. Depende, no, kung ano yung gusto mo na market. Piliin mo, syempre, yung kaya mo talaga. Kasi, for example, estudyante ako, tapos yung market ko, frontliner, hindi siya, ano, hindi siya ganun kadali yung communication. Mahirap. Marami ang nakagawa, pero hindi madali. So, pag estudyante ka, tapos yung mga na-refer mo yung estudyante, mas mabilis. Kasi nakaka-relate ka sa kanila, at sila din nakaka-relate sa'yo. Okay, that's a give and take relationship. The same din yan dito sa negosyo natin. So, ang tanong ikaw, kung pipili ka ng market dyan, isa lang muna, no? Ano ba market ang gusto mo? Okay, comment mo nga dyan para malaman mo kung ano ba talaga ang gusto mo na market. Okay, so ngayon, paano ba dyan makakreate ng market? Diba? Ano ba ang kailangan gawin para makakreate tayo ng curiosity? Okay, now, ito yung mga nagkukonsist sa Facebook mo. Okay, sa Facebook mo may profile ka, cover photo, may mga friends ka and postings. What's on your mind? Tama ba? So, yan ang mga nasa Facebook mo. Ngayon po, iisa-isahin natin yan. First is our profile. Okay? Kailangan maganda, malinis. Diba? Branding. Ngayon, may branding tayo. Ito yung ating branding po. Massive changer, year of gain, growth, and infinite opportunities as a sign and a coordination, no, sa ating pong upcoming 8-year anniversary. So, yan yung branding natin ngayon. Okay, napapansin mo, napakarami. Sino na ba ang nakapag-branding dito? Sino na ba ang nakapag-branding na ng Facebook nila? Okay? Marami. Yung profile mo, dapat maganda, kaaya-aya. Okay? Piliin mo yung pinakagwapo at pinakamaganda mong picture. Yun ang gamitin mo. Bawal yung, ano ha, bawal yung selfie tapos putol yung dalawang kamay kasi pag nag-crop yan, pag clean-up yan, wala yung kamay, so hindi siya maganda tingnan. Dapat nakatayo ka, mas maganda yung proportion ng katawan, mas maganda siya yung kalalabasan kasi ano eh, mas professional tingnan, 'di ba? So piliin mo yung pinakamaganda mo at pinakagwapo mong picture. 'Yun ang gawin mong profile picture. Okay? So ano ba ang mga hindi pa pwedeng gawin? Bawal yung picture mo, picture ng aso, picture ng planeta, picture ng halaman, bola, hindi po pwede. Dapat yung profile mo, mukha mo talaga. Because we are doing business eh.
Di ba ang katransact ng ano mo, ang katransact, sino ba katransact ng prospect mo? Aso? Pusa? Hindi, ang katransact niya ikaw, tao. Ikaw mismo dapat profile mo. Pag hindi mo gusto na gamitin yung Facebook mo ngayon, gumawa ka ng panibagong Facebook na pang-massive talaga. Okay po? Lalo na pagpangalan. Yung pangalan mo, maganda pangalan mo. Tapos, ang iba, binaligtad. Ano lang, palayaw lang, nickname lang, hindi kumpletong pangalan. Let's change it. Why? We are doing business again. We are doing business. Pag may tinataguan ka, okay, gumawa ka ng panibagong Facebook na hindi mo siya friend. Di ba? Na eto talaga brand mo, profile mo, tapos complete name mo. Again, because we are doing business. Okay? We transact people, money, involved po siya. So, mas maganda kasi marami kasi scammers. Kaya minsan eh, hindi tayo napagkakatiwalaan kasi profile pa lang, hindi na, di ba, katiwa-tiwala. Tama ba? Okay ba? Okay ba tayo dyan? Okay, so you have to make your profile picture professional. Okay. And you have to change it every 6 months to 1 year. Bakit hindi siya every month, every week tayo mag-change ng profile picture? Kasi po, we are doing business and branding. Dapat alam nila. Kasi may mga tao kasi na mabilis makalimot ng pangalan, pero pag picture, hindi. Pag nakita na yung picture mo, palagi nagpo-posting, naka-follow siya sa'yo, mabilis ka niya marirecall, ah, ito yung Massive eh. Kasi nakikita yung brand mo. Brand natin. Kasi pag naipa-iba-iba yung picture mo, di ba, baka maganda ka sa, ano, sa picture, tapos sa personal pala hindi. So, malilito siya. Tama ba? Pero pag yung brand na ginamit mo, meron siyang identity. Tama ba? Kaya mas maganda po, nagpapalit tayo ng profile picture every 6 months to 1 year. Okay? Hindi po pwede na mag, ano ka, basta-basta ka na lang magpalit ng, ano, ng profile picture. Okay? Pag feeling mo maganda ka sa picture mo na yan, pwede mong papalitan pero the same branding pa rin. Okay? Kung gusto mo na palitan yung picture mo, pwede pero same branding pa rin. Okay? Huwag mo yung gamiting profile picture yung jowa mo. Diba? Yung pangalan mo, ang pangalan mo, Jose. Tapos yung picture, babae. Diba? Ang pangalan mo, Alejandro. Ang picture, babae. Pangalan mo, Rosana. Ang picture, lalaki. Tama ba? So, kailangan ikaw yun. Tapos, palitan natin siya every 6 months to 1 year. Gets ba natin? Okay, that's number one, the profile. Number two is our cover photo. Ang cover photo po natin, depende, pwede po dream board mo, vision board mo, any quotes na maganda, picture family, di ba? So again, wag tayong mag-profile picture ng mga aso, pusa. Animal lover ka, oo, pero hindi pwede dito kasi you are doing business here. And this is your store. Okay, yung Facebook mo, ito yung ano mo, tindahan mo. Di ba? So, kailangan maganda siya, kaaya-aya siya. Okay, kaya nga kinokorekt natin eh. Tama ba? So, choose profile cover photos na maganda. Bible verse man yan, favorite quotes mo. Huwag yung artista ha. Okay, dapat related pa rin sa'yo at sa negosyong ginagawa mo. Or grupo mo, group picture ng grupo mo, pwede yun. Basta maganda siya. Okay, so guidelines, cover photo must be inspiring, yes. Pwede po, dream board or vision board, favorite quotes or motivational quotes, pwede po yan. Okay po? So now, let's proceed to number three, our friends. So 5,000 is the maximum limit ng friends natin pag hindi ka naka-professional mode. Pero kapag naka-activate yung professional mode mo, mas marami. Kasi para na siyang Facebook page. Yung profile picture mo ngayon, para na siyang Facebook page na marami na ang pwede makapag-follow sa'yo. Hindi lang 5,000, marami na. Okay, pag naka-on yung professional mode mo. Diba? So, mas marami, mas maganda kasi mas maraming friends, mas marami ka pong prospects and upcoming business partners. So, kailangan add more friends. So, guidelines, first, at least 5,000 friends. Ang tanong, ilan na ba yung friends mo yun sa Facebook? Diba? 100, 200, 300, make it thousands. Kasi mas maganda ang maraming friends para mas maraming business partners. Remember, our business is numbers game. Tama, paramihan talaga. Paramihan.
So if necessary, unfriend friends who are negative, no, and not friendly to you or to your business. Pag may mga bashers ka, pag may mga friends ka hindi supportive sa negosyo mo, ay unfriend mo na. There is no reason to keep them. Kapag hindi, pag toxic na, wag na kasi negative yan eh. It cannot help you and your business. Kaya choose your circles wisely. Choose friends na maganda ang intentions. Hindi toxic. Tama ba? So, na-follow ba natin? And number four is our posting. Okay, ito ay very, very important po ito. No? So, ano bang dapat ipopost natin? Okay, hindi mo pwede na share ka na ng memes every day. Wala ka ibang ginawa. Mag-share ng mga memes, mga walang kakwenta-kwentang videos and pictures kasi lang na ano ka lang, na inspired ka lang or nakakatawa yon or trending yon, tulfo man yon na videos or ano man, wag po. Again, we are doing business sa Facebook mo. Kaya dapat pag may ka-transaction ka at pupunta siya sa Facebook mo, dapat nakikita niya na maganda yung Facebook mo. Kasi nakaka-turn off naman, nakapag-transact ka ng 15 accounts, magkano yun? 150,000. Pagpunta sa Facebook mo, ang pangit ng Facebook postings mo. Diba? Hindi kaaya-aya, hindi wasto, so hindi siya maganda. Tama ba? So we have to keep in mind, no, ano yung mga dapat nating ipopost. Daily postings, transactions, motivational quotes, daily activities mo, lifestyle mo, and our Zoom meetings every day. Yan dapat. Okay, wag kang mag-post every 2 years, every 3 years. Hindi po. Kasi nag-ne-negosyo ka na. Kapag hindi ka pa talaga fully committed sa business, okay yan, naintindihan ko. Pero kapag fully committed ka talaga sa negosyo natin, you have to keep this on your mind. Na dapat mo to sundin. Ano ba gusto mo? Magka-resulta ka agad? Sundin mo to kaagad. Okay, so ang tanong, di ba? Ano yung oras ng magandang posting? So ito, isulat mo to, i-copy mo to, i-screenshot mo to. Okay, 7 a.m., dapat gising ka na niyan. Post something motivational. Okay, Bible verse man yun or morning thoughts. Depende sa'yo anong gusto mo. Again, kailangan talaga naka-organized siya. Maganda talaga yung Facebook mo. Bawal toxic, bawal politika, di ba? Bawal negative postings. Dapat maganda yung posting mo. Starting tomorrow. Okay, gets ba natin? So, by 9 a.m., Zoom posters. Diba? Nag-post na yung mga Zoom posters natin, webinar sessions natin. 11 a.m., transactions with a massive changer na bago or expansion. 2 p.m., lifestyle activity mo. Ano ginagawa mo sa negosyo natin? 4 p.m., transactions or deliveries. 6 p.m., income. 8 p.m. Zoom meetings, postcast, 10 p.m. Zoom activity mo, okay, meeting after meeting, okay, one-on-one mentoring, post mo yan, and of course, 12 p.m. before matulog, post something motivational, or, ano, a post of gratitude, diba, sa buong araw na paghataw mo. Dapat merong, ano siya, meron siyang time talaga, kasi yun ang mga oras na maraming online. Gets ba natin? Hindi po pwede na post ka lang ng post, wala kang tinatamaan, hindi po pwede. Kailangan may target. Okay ba yun? So again, ito yung mga oras, no, kailangan natin post, mag-post. 7 a.m., 9 a.m., 10, 11 a.m., 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m., 10 p.m., and 12 p.m. Okay po? So ngayon, huwag mong kalimutan itag, okay, yung mga bago at upcoming business partners mo. Kailangan nakatag sila para updated pa rin sila sa business natin. For example, di ba may mga qualifiers ka na, nakapasok na ng Zoom, naghanap ng paraan para makapagsimula. Always tag them sa post mo para updated sila sa negosyo natin. You can tag them. Pero pag may mga sino nakatry dito na nag-PM na okay lang ba, huwag mo akong itag. May mga nangyari yan. Tama ba? So pag hindi magpapatag, okay lang, i-mention mo na lang, 'di ba? I-mention mo na lang. Okay, wag mo nang itag, i-mention mo na lang kasi pag nakatag kasi naka-public, automatic 'yan, mapapop up doon sa kanilang Facebook timeline. Pag naka-private kasi, kailangan pa siya ng ano, ng approval. Pag naka-public yung post at saka yung Facebook timeline ng friend mo, automatic 'yan ang po-post. Pag naka-private, kailangan pa ng approval 'yan bago ma-post sa public. Kung ayaw magpatag, i-mention mo na lang. Okay, tapos react ka. Pag may mga nakikita kang post ng mga massive changer, react ka, react ka, react, react. Bawa like, kailangan wow, heart, care. Para mas mabilis ang algorithm, mas maganda, mas mapabilis yung kanyang ano, pag pop up.
'Di ba? Mag-a-up 'yan. Comment, mag-comment ka rin. 'Di ba? Huwag 'yung tarsier. Okay? Share. Pag may mga pinapa-share tayo sa mga Jesus natin, share natin. Huwag 'yung tarsier. Bawal tarsier talaga sa negosyo ginagawa po natin. Ano 'yung mga tarsier? Nakatingin lang, walang ginagawa, sin zone. Bawal 'yun. Respond, kailangan mo mag-respond. For example, may nag-comment, respond ka. Pag may nag-congrats, magpasalamat ka. Dapat nag-i-interact ka para mayroong engagement ang Facebook mo. Okay, are we learning, guys? Are we learning? Again, don't forget to tag, mention, react, comment, share, and respond sa mga postings mo. Okay ba? Learning ba? Learning? Learning ba? Okay, so next. Okay, basic activity to do every day. Ano yung mga bagay na kailangan mong gawin araw-araw? Ito, isulat mo to. First, list your prospects in your notebook. At least 45 per day. Okay? So, at least 45 prospects per day ang kailangan mong nakukuha. Kasi nga, numbers game tayo, paramihan. Okay? So, add ka at least 15 sa umaga, 15 sa tanghali, 15 sa gabi. That's a total of 45 persons in all. Every day yan until ma-reach mo yung 5K na friends mo. Dapat huwag kang tamarin mag-add friend. Okay? Hanapin mo nga yung, ano, yung market na gusto mo. Okay, wag mo nang i-friend yung mga friends na ng mga massive changers para hindi ka nag-aagawan ng market. Okay? Hanap ka ng para sa iyo. Hanap ka ng walang mga massive changers para at least, 'di ba? Solo mo. Ang laki ng market ng Facebook. Okay? Wag na mag-away-away na. Ano ko 'yan, hindi na. Hanap ka ng para sa iyo talaga. Okay, next, do at least 5 presentations a day. Whether text, chat, call, video call or personal man 'yan. At least meron ka pong activity talaga. Okay, dapat consistent yung close dealing, consistent follow-up, no? Yung alam naman natin yung 48-hour rule, 2 days excitement. Kailangan talaga na follow-up natin yung ating mga nakapasok na ng Zoom. Repeat the process until results or pay-in. Yan lang, 'di ba? Add mga friends, present ka, close deal ka, follow-up. Same balik ulit, add ka ng friends, i-present mo, i-close deal mo, follow-up mo. Nag-pay-in, ganun ulit, balik ulit. Ganun lang talaga. Very, very basic lang. Apat lang yun. Add friend, present, close deal, follow up. Add friend, present, close deal, follow up. Add friend na naman, ganun lang. Until ma-master mo siya. Okay ba? So, next, follow up. Okay? So, kailangan unang-unang gawin mo, mention them every posting and comment section. Yun nga, pwede mo siyang i-mention. Diba? Para at least updated siya sa mga transactions, bago mga partners. Diba? Lahat. Mention mo siya. Magandang posting, i-mention mo siya. Para at least updated pa rin siya. Okay ba? Number 2 is tag them every posting for them to keep updated. Diba? Tag mo, tag. Pero pag ayaw mong patag, mention mo na lang. Diba? Send them pictures of new transactions daily. Okay? Share the good news. Grabe! Today, may nag-transact na naman. Ganto, ganto. Diba? Grabe talaga yung ating negosyo. Dapat ikaw next, mag-join ka na para makasabay ka. Diba? Dapat ano ka, always ka talaga happy and enthusiastic, no, na nag-share ng good news sa ating negosyo. Okay? Then every morning, don't forget to greet them and send motivational and inspiring quotes once in a while to uplift them. For example, yung process mo pala, may pinagdadaanan, namatay ng pamilya, di ba, nag-post ka ng something inspiring or motivational, nakatulong ka sa kanya. Hindi natin alam. Yung anong pinagdadaanan ng, ano mo, ng prospect mo, nakatulong ka pala to uplift their spirit. So, plus points sa langit. Tama ba? Okay? Remind them regularly about speed and positioning. Dapat nakapag-start ka, ganito, ganyan. Dapat nakapagsimula ka as soon as possible. Dapat ganun. Diba? Invite them again in our Zoom preview. Best follow-up yan. Dapat balik ka, ha? Hindi ka pa nakapag-start. Okay lang yan. Balik ka pa rin. Hindi ka pa nakapag-start. Okay lang yan. Balik ka pa rin. Dapat ganun. Diba? Dapat ganun. Okay? Maintain in your communication with them even if they no longer respond to your messages. For example, hindi nagre-reply sa'yo, okay lang. Diba? Message ka pa ng message ka pa rin. Ganun lang, dapat consistent. Okay? Bawal hindi na mag-communicate kapag hindi pa siya nakapag-start. Dapat ganun. Kasi nakikita niya yung consistency mo eh. Kasi marami kasi, pasuna sa gantong negosyo, ano lang kayo eh, magaling lang kayo sa una, kapag nakapagana na, hindi na kayo pinafollow up, kailangan consistent po. Okay? Pero na lang, kung nakablock ka talaga, hindi yan pwede. Kung nakablock ka na, hindi ka na makapag-message, okay lang yun. Diba? Pero kapag hindi ka pa nakablock, sige lang. Sige lang. Diba? Hanggang umabot ng 6 years bago makapagsimula. Diba? Umabot ng 9 years,
bago nakapagsimula, di ba, grabe talaga yung consistency mo. Tama ba? So, now, let's talk about handling rejections, no? Ito kasi very, very common to eh. Very, very common talaga to. Handling rejections. So, always remember, no, that this is a rejection business. All business is actually a rejection business. Though, ang mga Jollibee, McDo, mga Inasal, ano na yan eh, famous na yan. Di ba, ng mga fast food chains. Pero bakit sila nag-flyers pa rin? Di ba? Nag-TV ads pa rin, nag-radio ads pa rin. Kasi nga po, ang negosyo natin, lahat ng negosyo, rejection business, hindi lahat ng pumapasok sa mall, bumibili. Hindi lahat pumapasok sa Jollibee, kumakain at nag-order. Yung iba, nagsi-CR lang. Yung iba, uminom ng tubig. Tama ba? So again, hindi lahat na nakakausap mo, sasali. Normal yan. Normal lang yan. Kaya nga eh, sinabi ko kanina, this is a numbers game. Some will join, some will not. So what next? Somewhere, someone is waiting. Okay? Do not too attached to your prospects na, ay, grabe, ito, mag-start talaga to. Because the moment, no, na you are too much attached with your prospect, tapos hindi nakapag-start agad, or hindi sumali, na block ka, masasaktan ka. So, kailangan, okay, kailangan, hindi mo tinitake personal lahat. Okay? Numbers game lang. Talk to people, talk to people, talk to people. Kapag nagpagsimula, good. Pag ayaw, okay pa rin. Talk to people, talk to people, talk to people. Huwag ma-discourage. Kailangan magpasalamat ka kapag na-discouraged ka. Kapag may mga hindi sumasali, magpasalamat ka. Bakit? Yan ang magiging vitamins mo sa negosyo ang ginagawa natin. Rejections. Yan ang pinakamagandang motivation. Diba? Kasi mas nabibigyan ka ng chance na mag-grow pa as a person. Tama ba? So again, do not take rejection personally. Baka nag-emote ka, ay coach, akala ko ba madali lang to? Di ba? Akala ko ba ganito lang to? Akala ko ba ganito? Kapatid, proseso ang dinadaanan mo ngayon. Proseso po ito. Okay po ba yon? So always, keep on going. Okay, the moment na naka-receive ka ng negativity. Okay? Pasa mo 'yan sa coach mo. Tawagan mo yung coach mo. Coach, grabe, today na-block ako. 'Di ba? Share the good news. Alam mo, good news 'yan. Bakit? Diyan ka mag-grow. Malalaman mo ano bang problema doon, bakit hindi nakapag-start. So, meron kang assessment na nangyayari. Okay, meron kang review na nangyayari. So, doon ka mas mag-grow. So ngayon, kailangan ha, every time, nakaka-encounter ka ng rejection, dapat masaya ka. Ay, ganun ba? Dapat ba talaga maging masaya? Oo. Bakit? Malapit ka na sa success. The moment na nakaka-encounter ka ng no, you are closer to yes. Kapag no, yes na yan. Kasi pag nasa baba ka na, wala kang ibababa, itataas ka na yan. Aangat ka na yan. Diba? Pag dapang-dapa ka na, wala ka nang idadapa. Kasi dapang-dapa ka na, angat na ang susunod niyan. Kaya tuloy-tuloy ka lang. Kapag na-reject, pasalamat ka. Ibig sabihin, may ginagawa ka. Kapag hindi ka na-reject, wala kang activity. Pag hindi ka pa na-block, wala ka pang kinakausap. Kapag hindi ka na-reject, wala kang kinakausap. O, ang tanong, sino dito sa inyo ang na-reject na? Na-block na? Congratulations, ikaw na next. Na magkakaresulta ng malaki dito sa negosyo ginagawa natin. Tama ba? Okay? So, ngayon, ang mga bagay na dapat mong gawin. Ayan. Eto, makinig mabuti. Ano ang mga bagay na dapat mong gawin? Number one, always yes, coach. Bawal rason. Bawal reasoning. Bawal. Bawal yan. Dapat, yes coach lang. Kung anong sinabi ng coach mo, yes coach. If it seems very impossible, yes coach. Okay? Hindi mo kasi nakikita, yun nakikita ng coach mo. Okay? So wala ka ibang gagawin, yes coach lang. Yes coach, yes coach, yes coach. Okay, eto gawin mo ha, yes coach. Eto gawin mo ha, yes coach. Pasok ka ha, yes coach. Training ka ha, yes coach. Dapat ganun lang. Magpa-guide ka kasi. Ang problema kasi sa atin, minsan, parang nasasakal tayo kasi pinapalo. Pasalamat ka nga, may coach ka eh. Pasalamat ka, may tao na tutulong sa'yo. Kasi yan ang promise namin nung nagsimula ka.
meron one-on-one mentoring, may strong leadership, eto na yun. Tapos aayaw ka. Tapos ngayon, sisihin mo yung coach mo, bakit wala kang resulta? Kasi hindi ka nakinig. Tama ba? Tama or tama? Kaya kailangan lang, yes, coach, comment ka nga dyan, yes, coach. Comment ka dyan, yes, coach. Okay? Number two, always comment ang posting. Pag may na-post, comment ka. Ang bilis mo mag-comment kapag chika, kapag chismis, pero kapag posting natin, sinzone ka lang, tarasir na tarasir ka, bawal yun. Okay? Always post the posting. Pag may posting, post ka. Diba? Ang problema sa'yo kasi, wala kang pinopost. Diba? E paano ka makakapagkaroon ng business partners kung wala kang posting? Diba? Gusto mo magkaroon ng resulta, pero ayaw mo mag-post. Paano yun? Tama ba? Para magkaroon ng resulta, kailangan consistent posting kasi marami ang nanonood at nagmamasid sa'yo. Tignan mo yung my day mo, mas marami kumpara sa nag-like sa post mo. Kasi marami ang nanonood sa'yo. Tama ba? Kaya post lang ng post. Post lang ng post. Bridge on the group chats, Zoom chats. Pag may post sa Zoom chat, mag-bridge ka naman. Mag-comment ka naman. At eto ha, listen. Pag nag-post ako, di ba? Hindi naman po pwede na post ko, yes coach ako. Di ba? Para naman akong ano diyan, 'di ba? Nag-post ako ng posting tapos ako naman yung nag-yes coach, nag-noted coach, nag-copy coach, para naman akong, 'di ba? Tralalan 'yon, 'di ba? Eto ha, makinig kang mabuti. First time ko 'tong sasabihin sa iyo, makinig kang mabuti. Pag nag-post ako, tapos si Coach Archie na ang nag-yes coach, kabahan ka na nun. Kabahan ka na. Pag si Coach Archie na nag-yes coach, ibig sabihin, walang nagbe-bridge. Walang nag-comment. So ano yun? Yung founder pa natin mismo ang mag-yes coach, tapos tayo, wala. Paano yun? Tapos gusto mo magka-resulta. Tama ba? So pag nakita mo may posting, comment ka. Rason mo kasi, busy kasi ako coach, pero naka-sinzone ka, pwede ba yun? Kung nakaya mong mag-open ng message, kaya mo ring mag-comment. Ilang letters lang ba yung yes, coach? Yes, 3 letters. Coach, 1, 2, 3, 4, 5, 8 letters in all. Aabutan ba yan ng isang oras ang pag-comment ng yes, coach? Hindi naman. Pero bakit hindi mo magawa? Bakit? Why? Bakit nga no? Bakit? Noted. Noted coach. Copy coach. Hindi naman yung mataas eh. Okay lang sana kung ang i-comment mo dapat supercalifragilisticexpialidocious nikinigithembonus rainbow mochi gamagama goche. Hindi naman eh. Di ba? Hindi naman naman sinabi na pag mag-comment ka dapat nakakapag bagabag nakakapag yun oh. Di ba? Mahirap eh. Di ba? Hindi naman. Ang sinabi, yes coach lang, 8 letters. Mahirap ba yun? Mahirap ba hindi? Uy, comment. Mahirap hindi? Hindi. Eh bakit hindi mo kayang mag-comment? Bakit? Bakit? Diba? Why? Uy. Bakit? Kaya kailangan, bridge tayo. Okay lang ba? Lalo na sa Zoom. Pag maraming guest, comment. Comment ka. Comment ka. Okay lang ba? Okay lang? And of course, use the videos given. Maximize it properly. Ang dami natin videos. Pero minsan, hindi natin ginagamit. Kaya gamitin po natin. Yun ang mga bagay na dapat mong gawin. First, yes coach, comment sa mga posting, post mga posting, mag-bridge ka sa GC natin. Yung GC natin after ng Zoom, wala na. Kahit ni isang nagpasalamat, wala. Sa GC, after ng Zoom, pasalamat ka sa GC. Thank you sa mga speakers natin. May mga ilan lang, pero nabibilang ko lang, ang dami natin. Hindi naman po pwede na kami na ngayon nag-present, kami pang magpasalamat sa sarili namin. Pwede ba yun? Ako yung speaker. Ako yung host.
Tapos ako, pasalamatan ko yung sarili ko. Thank you, myself, for presenting our business. Pwede ba yun? Hello? Pwede ba yun? Di ba hindi? Kaya every time may Zoom, excuse me, huwag ka munang matulog agad. Masalamat ka muna. Okay lang ba? Masalamat ka muna, mag-comment ka muna dun. Thank you, coach. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Kahit thank you, hindi mo kaya magawa. Grabe ka naman. Ang pinaka-worst yung iba wala. Pagkatapos ng Zoom, wala na. Tulog na kaagad. Tapos, gusto mo yumaman, power ka. Gusto mo kumita ng malaki, tapos kahit man lang pagpasalamat sa mga nag-present, hindi mo magawa, power ka. Di ba? Hello? Hindi ako galit, ha? Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang po. Diba? Okay lang ba? Learning ba? May mga natutunan ka ba? Baka nag-out na yung iba kasi nasaktan. Akin, hindi ikaw yon. Katabi mo. Hindi ikaw yon. Di ba? Sabi nga, pag may sugat ka, talagang masugatan ka palalo eh. Tama ba? Tama ba? Ayan. So, learn our lesson. Mga bagay na hindi mo dapat gawin, eto. Listen. Bawal magsin... Bawal tarsir talaga. Ako, pinaka-hate ko yan, tarsir. Tingin lang. Pag nag-post, wala, lahat. Pag may isa nagtingin, lahat na yan. Pag straight lahat, ay naku, tabahan ka na. Wala. As in, wala. Diba? Walang confirmation. Bawal. Tapos nagla-like lang. Like, like, like. Like, like. Diba? Tapos yung hindi nagpo-posting, may posting na nga, hindi pa pinost. At ito pa hindi umatin ng webinar kasi daw paulit-ulit yung Zoom. Kapag, ano bang gusto mo? Iba-iba yung ating presentation. Ngayon, ang pairing 1,500. Next week, yung ating pairing 800. Next week, ang pairing natin 1,000. Pwede ba yun? Di ba? Yung ating negosyo, isa lang. So, ibig sabihin, yung ating presentation, isa lang talaga. At paulit-ulit yun. Alam nga naman, ngayon, yung ating benta, health and wellness. Kinabukasan, ating benta, prutas. Next week, karne. Next week, itlog. Yun ba gusto mo? Di ba? Rason mo. Ay, alam ko naman yan. Ganun lang din naman yung pag-uusapan. Siyempre, negosyo natin to eh. Ano gusto mo? Mag-live selling kami dito? Ng RTW? Ma'am, pamay na lang po. Eto po, pamay. Yun ba gusto mo? Ano maklaseng utak yan? Hello? Di ba? Attend ka ng Zoom. Attend. Drop everything. Kapag may training, drop everything. Ang problema sa iba, training na nga, hindi pa pinasukan. Grabe. Di ba? Anniversary na anniversary, hindi pa pasok. Hindi a-attend. Gathering, hindi a-attend. Eh, alam ko naman yan eh. Alam ko na yun. Anong gagawin doon? Power ka. Di ba? Attend. Pag may mga gathering, attend ka. May mga bonding, attend ka. Hindi mo pwede na, ay, bonding lang naman yan. Mag-iinom lang naman doon. Hindi lang yun inom. May purpose yan. May pag-uusapan yan. Tapos ikaw doon, KJ. Dito na lang ako kasi ganito, kasi ganyan. May kinakausap pa ako. Pag si Coach Archie na talaga, pinaka-head na natin ang nag-aya, wala ka ibang gagawin. Attend ka talaga. Drop everything. Yun lang talaga eh. Yun lang yung sekreto. Drop everything. Yun lang yun. Okay? Comment ka nga dyan, drop everything. Comment ka dyan, drop everything. Yun ang dapat mong gawin. Okay? So, kaming apat na mga coaches, so, syempre si Coach Archie, talagang pinaka-founder natin. Wala kaming ibang gusto, no? Na talagang mabigyan ng magandang resulta, no? And hindi kami tumitigil. Araw-araw kami nagmi-meeting, no? Hindi nyo lang siguro nakikita, pero may GC kasi kami. Na araw-araw namin pinag-uusapan, ano ba ang mga pwedeng gawin natin, ano ba mga strategies, ano ba ang mga, nag-brainstorming kami, ano ba mga pwedeng natin gawin para mas mapalakas yung ating sistema, yung ating negosyo. Everyday kami nag-uusap kasi wala kami ibang goal, kundi mas mapaganda pa at mapasabog pa ang negosyo natin. Lalo na malapit na yung ating event, no? May 7, no? Sa Cebu, sa Sarosa, dito sa
Be front. Bakit sa rosa? Be front, di ba? Grabe, ang ganda niyan. Kailangan nandun ka. Huwag kang papayag na hindi ka maka-attend. Pag may mga gatherings, special events, nandun ka dapat. Drop everything ka talaga. Kasi doon ka mag-grow. Makikita mo, na-visualize mo, next time, ako naman magkakaroon ng gintong ano, event. Di ba? Dapat na-vision mo yun. So, okay lang ba? Pasalamatan natin yung mga coaches natin, yung mga nag-coach sa'yo, nag-mentor sa'yo, pasalamatan mo siya. Okay lang ba? Okay lang. Okay lang mapasalamatan mo siya. Di ba? Kasi walang sawa yan na tumutulong sa'yo na walang hinihinging kapalit. Di ba? Handa kang damayan yan. Kahit walang tulugan. Di ba? Handa kang ipag-drive yan. Handa kang kunin yan. Kaya okay lang mapasalamatan natin Coach Archie, Coach Jayan, Coach Joy. Kahit hindi na ako kasali, okay lang eh. Basta silang tatlo. Diba? Kasi sila yung mga mentors ko sa negosyo natin eh. Diba? Salamatan natin yung ating mga coaches. Kasi grabe yung kanilang puso, sakripisyo, para sa buong massive changers. Diba? So, pasalamat ka naman dyan. Diba? Tapos, chat mo, coach. Thank you. Mag-beer tayo, coach. Treat ko. Diba? Ganun. Diba? Di ba? Oh, pag red horse, ah, okay. Okay lang. Di ba? Di ba? Ayan. So, again, thank you, no, sa mga coaches natin na grabe yung suporta, pagmamahal, sakripisyo, puso, no? Na grabe talaga. Grabe, grabe. Di ba? So, as in, napakalupit ng ating mga coaches. So, yun lang. Di ba? Tapos na pala ako, no? Thank you sa lahat ng mga massive changers. Okay, mag-stop share muna ako. Ayan, di ba? So, thank you so much, no? Hindi natin akalain, natapos na pala ako, no? Grabe, ang bilis ng mga oras. Sana marami kang mga natutunan. May mga na-learn ka ba? May mga natutunan ka ba? So, pasalamatan mo yung sarili mo nandito ka. Pasalamatan mo yung sarili mo na natapos mo yung ating training, di ba? Na sana ay magamit mo, no? At magkaroon ka ng matinding resulta dito sa negosyong ginagawa natin. And sana, bless ka pa ni Lord ng maraming blessings, no? Always mong, ano, hingin, no? Blessings na siksik, liglig, umaapaw sa God, buhos ang biyaya at pagpapala. Di ba? Always share the business, talk to people, numbers game, diba? Be an opportunity giver. Yun dapat mindset natin. Diba? Huwag mong bilangin ilan na yung mga nag-know sa'yo. Diba? Patuloy ng patuloy ng patuloy ka lang. Diba? Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang, magkakaresulta ka rin dito sa negosyo ang ginagawa natin. Tama ba? Kaya ngayon pa lang, binabati na kita. Congratulations! And thank you so much, no, for joining my training, and sana ay marami kang natutunan. Once again, I am your coach, Coach Roland Malazarte. Thank you, and to God be all the glory. Thank you, Massive Changers.